close out this conference's elimination round with a top first. Maligayang pagbabalik sa ating channel mga tol. Ang pag-usapan natin ngayong araw ay ang star player at ang big man ng TNT Tropang Giga, walang iba kundi si Troy Rosario. At ang star player at big man ding ng Northport Batampier, walang iba kundi si Greg Slaughter. Kung saan usap-usapan na ngayon sa mga social media na may balak umanong kunin na Magnolia Hotshots ang isa sa dalawang manalaro na ito para sa kanilang lineup dahil kulang na sila ng malaking mama sa kanilang front court rotation. Pero ang malaking tanong mga tol, sino sa dalawa ang dapat kunin ng Magnolia Hotshots para sa kanilang roster at syempre para makatulong sa kanilang front court rotation? Bago tayo magpatuloy mga tol, i-click muna agad ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated tungkol sa mundo ng basketball. Hinihintay at inaabangan pa rin nga hanggang ngayon ng maraming fans kung sino talaga ang kukunin na big man ng Magnolia Hotshots para sa kanilang roster. At ang pinag-uusapan na malaking big man ngayon ay walang iba kundi si Troy Rosario ng TNT Tropang Giga at Greg Slaughter naman ng Northport Batampier. Alam naman natin mga tol na kapwa na magagaling na manalaro sina Slaughter at Rosario at may kanya-kanyang playing style kung saan makakabenepisyo ito sa Magnolia Hotshots kung sakali matuloy talaga ang pagkuha ang isa sa mga players na ito. Dahil nga sa balibalitang trade rumors na ito, maraming Magnolia fans ang sumasang-ayon na dapat kunin na ng Magnolia Hotshots ang isa sa dalawang players na ito para sa kanilang roster at syempre para makatulong sa kanilang frontcourt rotation. Kung titingnan natin ang average o stats ng dalawang players ay masasabi agad natin na hindi naman sila nagkakalayo sa isa't isa. At pagdating naman sa playing style ay kapwa nila ito dinodomina kung saan makakatulong ito ng lubos sa Magnolia Hotshots. Pero pagdating naman sa career highlights at awards, di natin may tatanggi na mas llamado talaga itong si Greg Slaughter kesa kay Troy Rosario kung saan mapapanatag ang ating loob na kayang-kaya talagang tulungan ni Greg ang Hotshots patungong kampyonato. Bago ko makalimutan mga tol, tandaan natin na angat itong si Troy Rosario pagdating sa edad. Dahil 29 taong gulang lamang ito kontra sa 33 anyos na si Greg Slaughter. Isa pa mga tol, mas mabilis, high-flying, dunker at may outside shooting itong si Rosario kesa kay Slaughter. Kung saan tamang-tama o fit ito sa sistema ng kupunan na mabilis ang laro. At syempre makakaasa tayo na matutulungan niya ang Hotshots sa kanilang kampanya patungong kampyonato. Sabi nga ng maraming basketball fans ay iba pa rin ang matangkad kesa sa hindi katangkaran dahil mas madodomina nila ang ilalim, depensa at opensa. So para sa akin mga tol, dapat talaga si Greg Slaughter ang kunin ng Magnolia Hotshots dahil malawak ang kanyang experience at maganda ang kanyang accomplishments bilang isang PBA player kung saan magagamit niya ito para tulungan ang Hotshots patungong kampyonato at syempre para makuha muli ang titulo sa PBA. Huwag nating kalimutan mga tol, iba talaga ang matangkad kesa sa hindi katangkaran. Para sa inyo mga tol, sino kina Troy Rosario at Greg Slaughter ang dapat kunin ng Magnolia Hotshots para sa kanilang roster? Comment below mga tol dahil babasahin natin isa-isa yan. At huwag din kalimutan i-like at share agad itong video para patuloy pa akong mag-upload na marami pang videos tungkol sa mundo ng basketball. So this is Channel B once again. Keep safe mga tol at adios.